lang kung sino ang gusto niyong manalo sa ating game number 2. Ayan, ayan. Again, guys, lamang po ang next play natin. 1-0 para sa side dito ng next play. Yes, at ito na nga, no, already match point para sa NXP, pero we'll see what to see if Archangel would make that impossible. Kasi syempre, baka maagang tumawag si Ginoong Valdez. Lagi naman ganun pag first series, talagang bet na bet niya eh. Bet na bet niyang pinapahirapan yung dalawang teams na to, no? Pero ito na nga, early rotation coming from... No, early secure of the buffs coming from Archangel, whereas ito na nga yung NXP, no? Ang aga rin ng paglilingkod. Samantalang si Joy Boy, a little bit malalim. Talagang tinitingnan niya kung meron ba. Kailan ba buff na ba? Silipin ko nga muna, sabi niya. Habang steady lang naman si Athena kanina, nagsiselfie-selfie kasama ng kanyang, ano ba tawag dyan, pusit. Ng pugita. Kasama pugita. Ng kanyang pugita. Oo, oo. Ayan, ayan. Tignan natin kung ano nga mangyayari dito. Look at that, clear coming from Escalera, pinapakita niya kagad dito. Sabi niya, ganito lang ang trabaho ko, clear, rotate, clear, let your core heroes maximize yung kanika nilang mga jungles. Yes, syempre kailangan mo munang alagaan, kailangan mo munang patabain bago mo bitawan. Yun na nga yung nangangari dito. Samantalang kung mapapansin mo, talagang tahimik pa. Very, very silent, pero very, very frightening. Sabi nga ni Baymax, dahil ito na nga po sa 1v1 situation, na ejector pa nga ang isang baksa, na gangster siya doon sa ilalim ng tore niya. Even though nag-revitalize siya, kita mo ba? Siling ha? Meron pa, round 2. Ito na nga, round 2. Link for 3. Napatay na rin si Yasuo. Lintik lamang ang walang ganti. On to the bottom lane naman. At the same time, Lancy. Nina-Lancy. 2v1 situation. Pero hindi sila magko-commit. Well, a mirror match is going to happen. Kasi from the top, someone's pushing there. Samantalang on to the middle lane. Hold that thought. Huwag ka makulit. Kasi ito na nga si Joy Boy. Nangangalabit. Samantalang meron na doon sa may bandang gilid. Profi. Si Saksha nagtuturtle lang sa bandang tabi. Samantalang Joy Boy. Ito na nga. Here comes another setup. Samantalang si Pink ang mapagkaknos ng bandang gilid. Manipulation has been committed as well, and together with that, nagkakabakbakan na nga sila. 4v3 situation, talagang tingnan mo nga naman, Turtles Busan has been committed as well. Ang dami nilang binitawan na skills, pero wala namang natigi. Sa dami ng skills na sinasabi mo dyan, alam mo yung pinakaayaw ko, yung Turtle, ang hirap banggitin. Yung last kill ni Baksha, yun lang ang hindi ko binabanggit sa totoo lang pag nagka-clash kasi ang hirap banggitin, ang hirap espilingin, di ba? And now, 1-2 ang ating score in favor of Next Play Esports, getting the early momentum, getting the good items dito. Kung titignan mo, no, items dito ni Escalera, the red riding boots, di ba? Yung gusto niya yung cooldown eh, yung idea niya talaga na makapag-clear wave potential dito. Yasuo, naghahantay ako ng isang magandang snatch or sabunot, isa sa mga core hero dito. Might as well pag lumipad, pwede nyo i-snatch yun sa ere, tama ba? Kung lumipad sa ere, etong si Matilda. Pero ito na nga mo, ang main na palipad, Prof. B, yung baksa natin ang natigi. Kanina pa nila, ginagangster to actually. And yun na nga yung nangyari, yung baksa kasi naiipit, tapos mag-isa lang pa. Pinaglalaban niyang maigi, pero eto na nga si Yasuo, mukhang wala tayong pananabunot na mangyayari dahil Matilda na kanina pa nagmamaldita ang nakasabunot dun sa kanya. Whereas on the other hand, onto the bottom lane, Archangel would be able to secure the turret down there. Whereas dito naman po sa ating top lane, Mountain Father has been committed as well. Nakita na, asa ng mga tropa. Pero ngayon ang tanong, mapipigilan nga ba nila? Yun na nga ang masasagot later on dito na kanika nilang mga kupuna. Natatawa-tawa kayo dyan. Hindi ko alam kung bakit, pero respect the MC. 2-3 ang ating score. Still in favor of Next Play Esports. Item check tayo ng isang mabilis maglabas dito ng Turtle. Habang nakapukuha naman ng libro ng talisman ang si Pink with a 1 for an eye. May pagbuelo na dito, Madam Bibim. Unstoppable force. Gusto ko mo! Gusto ko pa ba?
Ayun ang aalamin natin later on. Kasi may nabomba dun sa gitna kanina. Di ba? Kita mo, may in-ejector siya. Kaso respect, MC. Tawang baklang muna sila dito sa may tabi. 4v1 situation is about to happen. Pero si H2O won't let that happen. Sabi niya, hold that thought. Yung paborito talaga ni Athena yun, hold that thought. Huwag kang mabalot. Tawang baklang muna tayo dito kasi walang gatot. ano ba yun? Ano ba yun, sir? 3-3 ang ating score. Waiting for the perfect timing dito. Ejector very aggressive. Etong si CEO Ayawi na ganun sila kalalim na nagko-commit sila. And looking bad naman sa side dito ng Archangel pag hindi nila na ma-maximize yung divine judgment dito ni Yasuo. Sabi mo kasi prop eh. Divine judgment, maximize. Eto na to. Sabi niya kasi masyado kang nagmamakulitin, let mo ko kay, pero Yawi triggering that flicker just to then engage. Samantalang Lancian dito to the rescue, kaso yun nga lang, it won't be possible kasi this would be a 3v1 situation. At medyo mahirap to pag i-commit mo sa kasabi ko lang, huwag ka yun. Mag-commit dahil nandiyan sila lahat. Paano ka ngayon sa mangulit? Sumirkling eagle pa nga siya. Kaso dahil nga nag-iisa siya, tendency it tatlo ba, laban sa isa. San ka pa? Ang angas mo naman, di ba? Pero eto na nga, Prof. Balikan natin yung sinasabi mo kanina. Ang nangyayari, kasi winning chances as of the moment or even the aggression-wise, sabi ko kanina, it would fall on Next Play Esports. Pero bakit parang nababaliktad? Alam mo, minsan talaga kailangan magkabaliktaran. Pero eto na nga, Beam! Baliktaran Israel, samantalang andito na si Kuya mo Joy Boy na umulit pero Imoy-moy palaboy na surprise pa nga DJ Mix at the same time has been committed para kay Doggy to be in the routine mo. Gugustin pa nila, may paglansi na magagana pero Turtle Israel ejector on to Yawi. The Turtle has been secured as well, samantalang may napatumba na naman ng isa, huwag kang maulit. Circling Eagle has been committed together with that Yasuo. Would this be crying out ejector pa nga doon sa isa, pero finally, wala silang nalansi. Eto na nga po mga kaibigan, dumobol kill pa ang isang Esmeralda na nag-zumba lang doon sa may bandang gitna. And tamang disengage muna sila, what that was a trade of 1-3. Yun na nga, no? Ang ganda na pagkapanalo ng Archangel sa kanikanila nga mga clash lamang po in terms of arsenal. Etong Archangel, they have the firepower, meron sila dito map control, which nahihirapan ang Next Play Esports to counter go. Ang isa sa mga gusto ko lang ginagawa dito no ng Next Play Esports eh yung decision making dito ni H2O. Nakita niya actually tagilid, hindi niya tinapos yung clash. Right after nakita niya tagilid ng team, the instinct bilang isa sa assassin user or lane user na tulad ko talaga. Eh yung instinct ko na pag matatalo ka sa clash, eh may plan B ka, which is to clear the wave. Para kung matalo man kayo, nakaangat na yung mga minions nyo, eh makabase kayo to get the objective. Item check tayo dito. Well, wala pa nangyayari. 8 minutes on to the game. Nakunat na. Napansin mo, 3 heroes dito na Next Play Esports. Ang kanilang second core item is the force play. Oo, naka-brute force sila eh. Talagang hindi, kumbaga kung makunat yung Esmeralda, tutumbasan natin. So, ganun talaga kasi pag all-in, pero speaking of all-in mo, ang apat sila, magdadamba. Joy, tinempest of blade pa nga sa mukha, pero ejector niya, sabi niya, doon ka lang. Pero DJ, at the same time, dito si Yawi, nasa bunutan, tapos nagilitan. Anong nangyari doon? Nabaliktad sila, kita mo, Prof. B. Joy Boy kanina, yung medyo in a very bad situation. Kaso, na-reverse niya with that manipulation. Ang galing. Kasi kaya nga, from the word itself, manipulate, 'di ba? 'Yon. Sabay-sabi dito ni ano, ni Yasuo, masyadong malalim sa bunot, divine judgment, gusto ko 'yan. So huling-huli nga dito, and ito may naiwan dito onto the bot. To against 1 min pag-rescue naman si H2O dito, bibin ba? H2O to the rescue. Yung ganda ng entrance niya doon eh, pero hindi lang siya yung re-rescue dahil si Lance nandun din. Hindi sila papayag na hindi kumpleto ang mga repa. Kaso eto na nga, seems like another match is about to happen dahil nandito ang mga tropa ni Yasuo. Sabi niya, fancy tayo pare, hindi pwede yung yung malulugi. Alam mo yun, yung pag nagpustahan sa court, manalo ng RC, tapos magpupustahan pa sila ulit para lang hindi mamatay or bansi, para lang hindi sila malugi. Bumabansi nga sila, pero Mountain Shocker has been committed as well. Nagkaalaman na sa mga tropa from NXP. Tapos tingnan mo, ito na, Archangel, nag-aamuyin lang sila dito sa may bandang bush. Tingnan nila kung sino yung unang mag-commit. Kung meron bang may maliligaw ulit.
Oo. 10-4 ang ating score. Still 10 minutes of the game. First Lord is already up for grabs. Let's check natin. Item, isang mabilis ulit sa item check. Kung kanika na lang mga Arsenal. Defensive item para kay Eve. While deadly blade para kay Ling. Talagang may gusto siyang punitin. Pinapakita niya dito na kailangan niya punitin. And kailangan niya mag-ingat dito ni Yasuo. Ayun. Mm-hmm. Speaking of pag-ingat nga, no, hindi siya nakapag-angat. At si Yasuo yung unang nangat-ngat. Yung inaantay natin na sabunot na dapat masalimuot, ang nangyayari kasi, pag siya yung, yes, nakakasabunot siya, kasi yun nga lang, kinukulang. Pero eto na nga po, Mountain Shocker has been committed as well, and Ejector, para kay Yawi, nag-flicker out, para hindi siya mamanipula. Kasi ang hirap nga naman, pag hindi siya may hawak ng manidela, ang mangyayari, maaring matayag siya. Kaya dapat, huwag mag-commit ng sobrang lalim, at yun na nga, nakita mo si H2O, from the middle lane, tamang mambaot lang din siya at the same time. Magandang ginagawa dito ni ano, Bima, ni Brody, nag-i-invest siya dun sa top. Okay, napapareact niya actually. And may part dito na pagka nagre-react ang isang hero, which is si Kaja, eh maaari nila i-cut. The positioning as well na ito na Explay Esports, they want to fight etong Lord, waiting for the enhanced Lord to. Waiting for the enhanced Lord, pero patito, hindi na nga niya naintay dito dahil hindi siya nakapakali. At yun na nga siya yung unang napatumba, popping out that meteor. Or that ultimate comes from YSS, samantalang si Lanty andun lang sa may bandang Gedli. Here comes another setup as 8-2-1 andun sa may bandang Gedli. Pero attacking committed, calling Carmony to connect. Samantalang real world, pati manipulation has been initiated as well. Doggy, kung ang makakapatay pa nga ng isa. Nahuli! Yung sword sa kanila napunta. Kaso yun nga lang, sila yung napatumba. Ang matitira sa kanila ay nandito nag-iisa si H2O. So handsome na lang ang natira. Is that even worth it, Prof. B? As long as nakuha nila yon, actually, nandun na sila sa lobby. Wala nang no way out. Okay, the only option ang meron sila doon is to get the Lord. Diba? And suntok sa buwan yon. Yun ang nangyari dito. May ayun. Pagsuntok, tapos hindi sila nakabawi. Kumbaga na-uppercut sila, tapos na-TKO na rin. Kumbaga dapat, kung mamamatay ka, gawin mo ng all-in. Tapos yun nga, sabi mo nga kanina, no, na-foul. Tapos may bonus pa, pero here comes the Lord marching onto the top lane. And because of that, medyo madidelay ng very, very light dito. Ito na nga po, NXP, pumasok na naman together with the Ejector. Werewolf manipulation has been committed as well. Samantalang si Lanty with a circling eagle, it won't be available, baby, dahil siya yung napatay ng YSS dun sa may bandang Gedi. Samantalang si Yawi, hinabakbak na naman nila. Esmeralda kanina pa lumalan siya dun sa may bandang Gedi. Samantalang si Doggy, 2TM, initiating the third dispossess. Ayaw banggitin ni Prof. B, hindi ko alam bakit di siya magpakali. Samantalang 1v1 with a great one. Dito tayo sa may top lane. H2O, so handsome, won't be that handsome. Dahil hinahabol siya. Hinahabol siya dito. Crush siya ng Esmeralda. Ayun ang sinasabi. Hindi lahat ng hinahabol. Malay mo naman, may utang lang si Brody sa kanya. Item check tayo. Bakit nga ba ang istorya dito? Bakit hindi po mapunit ni Brody etong si Esmeralda? Look at the item of Esmeralda. Diba? Naka-oracle, the force plate, tsaka yung kanyang Book of Talisman. Every time you're trying to penetrate yung ganitong depensa ni Pink or ni Esmeralda, automatically i-re-regen ka lang niya sa mukha. Now, wala pa rin ganong item para tumagos or to penetrate against those kind of item. I'm waiting for the Malefic Roar, Deadly Blade, or kahit mang si Halberd Bautista pwede ilabas, di ba? Yun ang inaabangan ko na gagawin sana dito ni Ling Dong Dantes. Diba? Kailangan ni Ling Dong Dantes ng si Halberd Bautista. May pag-ubo-upo pa nga. And habang umiikot dito ang Next Play Esports, eh talagang pupuruhan nila onto the bot yung hero distribution nila. Mountain Shocker showing or revealing each and every position ng members dito ng Next Play Esports. Diving in dito si Doggy, 2PM na setup pa nga! Ooh, na-eject pa nga sa mukha. Together with that, ay nasagunutan naman siya. Pakito-pakito, hindi ka suwabe dito. Anong nangyari sa'yo? Dahil siya yung unang napatumba. Versus Quintan has been committed as well by Doggy, 2PM. Samantalang Lancy nandun sa may bandang Gedli, binato pa nga si Saksa. Sabi niya, uy, tag na, habulin mo siya. Pero Lancy, uy, nakaligtas din siya with a guiding wind. Samantalang Saksa, hinahabol nila, takbo habang may lupa. Pero yun na nga, dalawa ang napitas on to the side of Next Play Esports. Samantalang Pink with the one, nandito yung Esmeralda natin na nag-clear lang ng Winion Waves. Ayaw nilang i-freeze yung nade, but rather, they are really going all out. Just
gusto nila. Ma-1-1 to eh. Pero eto na nga, speaking of pag-isto, ang gandang wombo combo. Backshot na naman ang nabato doon sa tatlo. Samantalang H2O so handsome. Nag-free-read na sa may bandang gate. YSS yung na-shutdown niya. Pero it's a very, very frightening. Kasi tatlo yung naiiwan dun sa kanya. Ayun na nga sinasabi. Alam mo, isa sa mga ginagawa dito ng Archangel actually is hindi nila pinaparotate etong si Yasuo or si Kaja onto the top. Diba? Bakit, Prof? Eh, kailangan mag-rotate kasi Kaja siya eh. Hindi lagi kailangan mag-rotate ng Kaja. Ang gagawin dito ng Archangel, idadalahin nila yung flash dun sa top kung saan nandun si Yasuo. Pero ito na nga mo, ang may dinadala nga sila dito, ito na bakbakan tayo for Yaoi. Sinakabol nila si Escalera and yes, Pakito, sabi siya, kanina ka pa. Samantalang Esmeralda, andito, babakbakan din niya. Pero Yaoi, would be, babakbak din muna siya. Pero sabi niya, teka, I'm out muna. Dito sa kailangan talaga magpahinga para kasama makapag-regen and magkaroon ng round 2 in terms of the Enhanced Lord na pwede nang kuhain. 21 and 9 ang ating score, the time frame or yung oras nito para sa side dito ng Archangel. Paganda ng paganda, the late game Esmeralda online na yan, actually like 5 minutes ago pa nahihirapan sa positioning ang Neko, pero minadali nilang Lord dito. Madam Bibimbap, talaga nag-focus sila sa Lord. Ay, sana nag-focus to. Pero uy, Ejector, para kay Pink na iniwan na yung Lord. Tama na, pero ito na ka to play sa bit submitted. Eto na ngayong kada natin, hindi na naman makakapagsabunot dahil siya naging masalimuot yung nangyari dun sa buhay niya. NXP really does have the momentum as of the moment. They were able to secure the Lord even. And eto na nga, ipupush na lang ito, Rekta, Prof. B. Galit na galit. Ngayon, Archangel, paano sila makakapagsabi? Mayroon pa nga bang rebat coming from the Archangel? Look at the Lord, nangangatok na eh. Ito na yung jumping Jolux na inaantay natin kanina. Even without the jumping, he was able to turn the cars down and able to secure another kill. Samantalang si Yaoi ay totally mapapatay din at the same time. And that was a trade of 5 or 4 to 9. Bakso na lang ang natitira, and that is because kaka-respond lang niyang no, kailangan niya i-sacrifice ang buhay niya. They have the 30 second rule. Naku po, pwede na to idiretso dito ng Archangel sa ganitong sitwasyon. Tinitira nila yung natitirang catapult dito, and naku, mukhang basag to mga sir. Lansing, oh, ito na nga talaga. GG, well played, kasi series 2 or game 2 para sa series 1 would go to Archangel. Ito yung sinasabi ko kanina pa. Init na init. Ginoong Valdez, tumawag agad. I was about to say na...